Magandang hapon po pala sa inyo. Nalimutan na. Acts chapter 12. Let's read the whole chapter. And let's read this responsively. I'll be reading verse 1 and then let's meet to the last verse, which is verse number 25. In verse number 1, it says here, "Now about the time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church." And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. And behold, the angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison, and he smote Peter on the side and raised him up, saying, "Arise up quickly," and his chains fell off from his hands. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision. And when Peter was come to himself, he said, "Now I know of a surety that the Lord had sent his angel and had delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of the Jews." And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken, named Rhoda. And they said unto her, "Thou art mad," but she constantly affirmed that it was even so. Then said they, "It is his angel." But he, beckoning unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, "Go show these things unto James and to the brethren." And he departed and went into another place. And when Herod had sought for him and found him not, he examined the keepers and commanded that they should be put to death. And he went down from Judea to Caesarea and there abode. And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. And altogether, and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry and took with them John, whose surname was Mark. Let's pray. Lord, we are so very thankful of having your word. Thank you, Lord, for these people who are very much willing to study your word. Help me, Lord. There's nothing in me. I acknowledge the fact that without you, Lord, I can do nothing. Help each and every one of us, Lord, to understand what really the context is all about, Lord. And help us, Lord, make these passages a tool so that we will be able to know what your will in our life is. Thank you, Lord, for this opportunity to once again study your word. And thank you, Lord, for this privilege to worship you freely in this country. All these things I ask, Lord. In Jesus' name I pray.
Amen. You may all be seated. So before I go on with my preaching po, I'd like to somehow give thanks to the Lord po for all the things that He has done in our lives. So as all you know, yung tito ko po is wala na. And I tried my best na makauwi sana ng Pilipinas. But it happened na yung passport ko po is naipit sa agency because I renewed my visa. So but then, so ang ginawa namin, nagpadala na lang kami ng konting tulong. Hopefully na kahit siguro magkano, basta yung presence mo andun. Pero wala naman tayong magagawa kasi nga di makakalipad. But then we are so very thankful na naging opportunity yung death ng tito ko upang yung madami naming kamag-anakan ay makapakinig ng gospel. At yun naman po talaga, actually, hindi ako masyado nagluluksa. There was this one night, I think it was Monday night. Because Monday early morning, my uncle went to the Lord. And it was Monday night before it sunk in my mind na wala na pala ang tito ko. And parang medyo naging konting emotional ako. Talagang pinatulog muna si Army bago ako humaguy-huy ng iyak. Eh, nagising pa rin. Buti na lang may asawa tayo nag-comfort sa akin. Kasi mahal ko yung tito kong yun. Actually, nung nasa Candelaria pa kami, may mga gabi na si tito ay natutulog sa bahay namin. Kasi ang workplace niya po is sa Candelaria. So medyo may na-establish kaming relationship talaga. Naging intimate yung relationship namin. And talagang ang custom naman namin sa family is talagang magkaroon ng isang intimate na relationship. Kasi po ang relationship namin ay hindi lang bounded by blood, it is also bounded by our spiritual status in life. Kristiyano siya, Kristiyano kami, at may isang paniniwala patungkol sa Biblia, at isa siya sa mga katulungin upang i-reach out namin yung iba naming mga kamag-anakan. And so, it somehow hurt me na nagkaroon nga po ng ganung pangyayari, pero comfort na rin, looking to what he was experiencing at the hospital, talagang comfort na rin na kinuha na siya ng Diyos. Talagang nagsuffer na siya physically. But knowing the fact that he is now in the presence of God is malaking comfort sa akin at sa aking pamilya. Now, gusto ko lang purihin ng Diyos at sama niyo po because today is the last night. This night will be the last night of his wake and I hope na mas maraming kamag-anakan na pupunta and I hope na mas lalo mauusap ang Panginoon sa pamamagitan ng burol ng aking tito. Anyway, let's go to our preaching. So I'd like to discuss to you the topic with the title How the Early Church Became Overcomers. How this early church in Jerusalem became overcomers. Now, the word of God multiplied into Jerusalem, but we should not set aside the fact that although yung paglago ng simbahan ay ganun kabilis, but we should acknowledge the fact na yung persecution was not separated from that growth. Hindi natin pwedeng alisin na sa paglago ng simbahan sa Jerusalem, napakadaming persecution. Iba't ibang mukha ng persecution ang makikita natin dito. Actually, if you are going back to the previous chapter of this book, of the book of Acts, we will see how many people died. We have Stephen, and here sa binasa natin, we have James, the brother of John, whom Herod killed. Why? Because they pursue on preaching the word of God. And sometimes it will take even our own lives just to stand for what is truth. At ito ang nangyari kay James. Ito ang nangyari kay Stephen. They gave their lives for the sake of the gospel. And si Peter, nandito siya sa katatayuan na hindi naging maganda kung titingnan natin sa makataong paningin. Titingin tayo sa kanyang nararanasan, tila ba parang hindi naging maganda, hindi naging maganda ang kapalit ng kanyang pagsunod sa Diyos. Pero sa paningin natin, tila hindi maganda, pero sa paningin ng Diyos, it gives glory to Him. Sometimes may mga bagay na nangyayari sa atin na tila ba parang kay pait. Pero ang hindi natin alam, it is somehow God's way of molding us. It is somehow God's way of shaping us. So that we will become bright and shine bright like a diamond. Sometimes, ginagawa yan ng Diyos. And here, makikita natin dito, kung paano nila in-overcome
yung persecution na kanilang nararanasan. The word of God multiplied into Jerusalem, but it wasn't separated from persecution. The God, for what reason? Because the God whom these Jews crucified is the same God that Peter and his company was preaching. Iisang Diyos. Ito nga yung Diyos na ipinako nila sa krus eh. Tapos ito yung Diyos na kanilang ipapangaral sa isang parehong lugar. Of course, they will be persecuted. Pero yung progression naman ng mga converts, yung multiplication naman ng mga nakakilala sa Diyos, hindi natin pwedeng sukatin. In Acts chapter 1, nagsimula sa 120. In Acts chapter 2, there were 3,000 who were added to the church. In Acts chapter 4, there were 5,000 men, not including the women and children. In Acts chapter 5, there were multitudes, both men and women. In Acts chapter 6, there were great multitude. Hindi na mabilang kung ilan ang mga tao nakakakilala sa Diyos. The ministry became great. The Lord saved multitudes of souls, and they were turning Jerusalem upside down. And this caused friction. This caused a conflict between Herod, between the people who are against these people who are preaching the word of God. But you know, what's the good thing about these disciples? Hindi naging paraan yung persecution na yun upang sila'y tumigil. Rather, that persecution became a tool so that they will become more courageous in preaching the word of God. Alam mo, kung saan sila humuhugot ng lakas ng loob ng tapang, the fact that Jesus Christ rose up from the dead. Wala ako kanina dito, but during the Bible reading, napasadahan ni Brother John ang 1 Corinthians chapter 15. Wherein sinabi doon, then if Christ be not risen, then our preaching is in vain. And our faith is in vain. Kung hindi nabuhay, eh kapatid, nabuhay eh. Sasabihin mo ba na walang kasaysayan ang ginagawa natin knowing the fact na yung ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay? Amen. Then if Christ be not risen, then our preaching and our faith is in vain. Kaya nga pa, mga kapatid, we should always put in our mind that the God whom we are serving is a God who risen from the grave. Dami mga religious founder ang namatay at kailanman hindi na nabuhay. Diyan si Allah. Hindi si Pastor Allah, ha? Nandiyan si Allah. He founded Islam. He lived once and he never came back to life. Nandiyan si Manalo. He founded the INC. Nabuhay minsan pero hindi na muling nabuhay. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, the God who founded the church, namatay na minsan, nabuhay at kailanman hindi na muling mamamatay. In Acts chapter 12, this church was blessed by dramatic growth, dynamic miracles, and determined leadership. But you know what? There was another factor in their great growth. Merong malaking factor sa kanilang paglago. And these are the devilish attacks and the persecution. Ito ang naging paraan upang sila ay lumago at tumibay. Alam mo, masusukat mo ang tibay ng isang puno kapag yan ay binabagyo ng makailang beses at ulit. Hindi mo masusukat ang sarili mo kung gaano katibay unless na walang mga dadaang bagyo sa buhay mo. Itong church sa Jerusalem, alam mo kung bakit sila naging matibay? Sapagkat nakita nila kung ilang beses pinatawag si Peter and John sa Sanhedrin Council. Nakita nila kung papaanong binato si Stephen. Nakita nila kung papaanong si Saul, which was once a persecutor, became a helper, to become a fellow helpers to the truth. Nakita nila ang maraming mirakulo ng Panginoon. And so they became courageous. At yun ang naging paraan upang sila ay tumibay. Kaya nga mga kapatid, if we have trials, troubles in life, huwag nating mamasamain. Paraan ng Diyos yan upang tayo ay tumibay. It is no secret that we will all have to go through trials and troubles. In Job chapter 14 verse number 1, ano pong sabi dito? Kaya huwag tayo magtataka kung bakit tayo may mga troubles sa buhay.
Man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Job chapter 5, verse number 7. Ano pong sabi dito? Yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. Kaya huwag tayo magtataka kung bakit tayo may mga problema. Paraan niya ng Diyos, mga kapatid. At sinabi na yan ng Diyos that for unto you it is given not only to believe on Him, but also to suffer for His name's sake. Na hindi ka lamang sasampalataya sa Diyos, kundi kaakibat ng pagsampalataya mo sa Diyos, kaakibat ng iyong paglakad sa Diyos, ay ang mga persecution, ay ang mga sufferings, ay ang mga troubles. Kaya huwag tayo magtataka, mga kapatid. Taong walang problema yung patay. Now, kung ayaw mo ng problema, then get promoted. Ayaw ko man sabihing, mamatay ka na. Pangit pakinggan. Ayaw mo ng problema. Kasi pag may problema tayo, dyan din ipapakita ng Diyos kung paano siya gagawa. Alam mo, when everything is fine, when everything is smooth, then how can the Lord show His might? How can the Lord show how powerful He is kung walang problema ang dadaan sa iyo? How can the Lord intervene in your lives kung wala kang problema ang dinadaanan sa buhay? And sometimes, yun ang nagiging paraan upang manumbalik tayo sa Diyos. Minsan kasi nakakalimot tayo eh. Minsan, tumatawag lang tayo sa Diyos kapag may problema. O, kaya ang Diyos, okay. O, ako, iniitsipwera mo ah. O, ito problema. Para matuto kang tumawag sa akin. However, when these times come, when troubles come, we must handle them. Because if we are not going to handle them correctly, then these troubles will handle us. Kapag hindi natin natutunang hawakan ng problema, ang problema ang hawak sa atin. Ang problema pa naman, manipulative yan. Pag may problema ka, talagang, lalo kung ang problema mo napakibigat, kakalimutan mo na ang Word of God. Kakalimutan mo na ang mga bili ni Pastor. At gagawin mo ang sarili mong kaparaan at solusyon na tingin mo ay tama pag may problema ka. Yan nagiging tendency. Kaya kapag tayo may problema, magiging maingat po tayo, mga kapatid. Let's assure that everything na ginagawa natin is in accordance to the Word of God. Kasi kung hindi, mamamali tayo ng direksyon at solusyon na pwedeng i-apply sa problemang yan. Number one, in Acts chapter 12, makikita natin yung the great persecution. The great persecution. Under that, makikita natin yung the source of it. Sino ba ang naging source ng persecution o ng problema na kinakaharap ng early church dito sa Jerusalem? In verse number 1, it says here, now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. Verse number 2, and he killed James, the brother of John, with the sword. Sinong source ng problema ng early church sa Jerusalem? A friend of the Jew and enemy of the church, who is Herod. We have to remember, mga kapatid, that Herod was no ordinary person. Herod was a king, as the Bible described. And Herod was a powerful person. And they are not dealing, the church was not dealing sa isang ordinaryong tao. Herod was a prominent person. He was a powerful person. At kung ikaw, i-deal mo to, parang ang hirap. Parang wala kang pwedeng magawa, kundi tanggapin na lang kung anong persecution ang pwedeng gawin sa'yo ni Herod. That you cannot even defend yourself. At ang tanging bagay na pwedeng mong magawa is only to what? To trust God. Kasi wala kang pwedeng magawa. Sino ba to si Peter? Sino ba to si John? Sino ba to si James? Sino ba to mga early disciples na to? Compare kay Herod. But then although it happened, mga kapatid, I believe na ang naging susi upang mapagtagumpayan nila ang persecution na to is that first that they trusted God. Everything starts sa pagtitiwala natin sa Diyos. Kapag yung tiwala natin sa Diyos ay nawala na, tapos ka na. Why?
sapagkat hindi mo nagagawin ang kalooban ng Diyos, hindi mo nagagawin na magdepende ka sa Diyos, baka ang gawin mo yung sarili mo na lang kaparaanan kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos. And that is a very dangerous situation in life. Kapag nagtiwala ka na sa sarili mong kakayanan at hindi na sa kakayanan ng Diyos. The source of it. At ang mahirap sa kaaway natin kay Satanas, he can use different tools para i-persecute ka. Para padalhan tayo ng problema. He has many resources na pwedeng gawing paraan upang i-persecute ka. Kasi tingnan mo ha, ang daming nako-convert, ang daming naliligtas by this time. And I believe, hindi yun kalooban ni Satanas. At gagawa siya ng paraan for these people to shut their mouth in preaching the gospel. At ginamit ni Satanas nung si Herod for them to be persecuted. At si Satanas, pwedeng gamitin niya ng kahit sino. Kaya magiging maingat tayo. Satan can use even your family members, mga kapatid, para i-persecute ka. The great persecution. Number one, the source of it. Number two, the strength of it. Gaano ba kabigat yung persecution na tinanggap ng early church? Verse number two, and he killed James, the brother of John, with a sword. Gaano kabigat? Mabigat, kapatid, to the extent na pati yung buhay ni James ay kinitil para lamang ipadama sa kanila kung anong bigat ng persecution ang kinakaharap nila. Pero sinabi ba ditong after nun, tumigil sila sa paglilingkod sa Diyos? James was one of the leaders of this early church. James was one of the disciples of Jesus Christ. But he got killed. Mabigat ang persecution by this time. Eh tayo, bihira. Wala pang persecution, tumitigil na. E samantalang dito, buhay at kamatayan na nakataya. But then they are pressing toward the high calling of God. Why? Because they know whom they were serving. Kilala nila ang kanilang pinaglilingkuran. The source of it, the strength of it. But before the death of James, we have to remember that several persecution happened to the early chapter of Acts. Imprisonment of the early apostles happened. Deliberation before the council happened, and the discouraging event of the death of Stephen through stoning happened as well. But these things did not stop them in their service with the Lord. Mabigat ang persecution by this time. Pero hindi yung nakapagpatigil sa kanila sa paglilingkod sa Diyos. Why? Sapagkat ganun na lamang sila kakommitted and kadedicated sa calling na binigay sa kanila ng Diyos. Kaya kapatid, we should grab the opportunity na meron tayong kalayaang maglingkod sa Diyos. Wala pa tayong persecution nararanasan. Ang ganda nga dito sa Cambodia, very open pagdating sa Christianity. Kakapag-outreach tayo, and yet minsan nag-iisip tayong tumigil na lang, pero sila dito, ang early church sa Jerusalem, makikita natin yung bigat ng kanilang persecution, pero hindi naging paraan upang sila ay tumigil sa Panginoon. When trials come, they have the potential to kill our spirit. We can become depressed, discouraged, disillusioned. When this happens, we are very easy targets of the devil. Kapag discouraged ka, napaka-weak mo. Yan ang weakest point ng isang Kristiyano, kapag ikaw ay discouraged. At kapag nangyari yan, madali tayong mapasok ng diablo. Diyan na magsisimula magpasok ang diablo ng mga konti-konting isipin sa ating kaisipan at magiging paraan upang unti-unti tayong lumayo sa Diyos. Kaya magiging maingat tayo on how to handle discouragement, how to handle persecutions, how to handle these unnecessary circumstances in life.
Magiging maingat tayo. Sabi nga dito, sabi sa pinost ko, trials are bad, but God meant them for good. Romans chapter 8, verse number 28. It says here, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kalooban niya ng Diyos, mga kapatid, ha? Pero i-determine mo. Baka naman kaya ka nagsasuffer kasi may ginawa ka. Baka naman kaya ka nagsasuffer ngayon kasi consequence ng ginawa mo. Baka hindi yan trials na galing sa Diyos. Amen? Kaya i-determine mo. Magiging matalino ka rin. Amen? Kapag yan ay consequence ng ginawa mo, abay, makipag-reconcile ka sa Diyos. Pero kapag yan ay trials or troubles na mula sa Diyos at hindi dahil may ginawa kang bagay, abay, hingin mo ang gabay ng Panginoon upang mapagtagumpayan mo yan. Kasi minsan, brother mo, pag-pray mo ako, dumadaan kasi ako sa testing ngayon. Ay, pambihira, malaman-laman ko, may ginawa ka pala eh. Kaya ka na sa ganyang sitwasyon. Oh, kaya magiging maingat tayo. Amen, mga kapatid? Magiging maingat po tayo. The great persecution. Number one, the source of it. Number two, the strength of it. And now, number three, the scope of it. Gaano ba kalawak yung persecution na naranasan ng early church? We have to take note here that the leadership was being attacked. Peter was one of the leaders of this early church in Jerusalem. And he was the one who is imprisoned by this time. At ikaw, kung ikaw ay isang Kristiyano na nakatingin sa kung anong nangyari sa iyong leader, it will somehow give you discouragement. It will somehow cause you disheartened. Amen? Pero ito, makikita natin dito mga kapatid, na imbes na yung church ay magmukmuk, imbes na yung church ay maging hopeless, what they did is that they prayed. At makikita po natin yan mamaya. If the people could be made to feel helpless, hopeless, then it was possible that they would disband and go back to Judaism. This is the danger of trials. Satan uses them to tell us that God doesn't care. Yun ang pangit na mukha ng trials, mga kapatid, na baka isipin natin na ang Diyos ay hindi na pala tayo mahal. Yun ang nagiging minsang resulta sa isipan ng ibang mga Kristiyano. Pero what we don't know is that yung trials na ipinapadala sa atin ng Diyos minsan ay nagiging paraan pala upang tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Kaya magiging maingat tayo when trials come. When tribulations come. Here is the danger and here is where we must have faith. At times like this, the only answer is to keep our eyes squarely fixed to Jesus. Alam mo, sa mga panahong ganito, the only thing, the best thing that we can do is to squarely fix our eyes to Jesus. Wala ka ng ibang pwedeng magawa, kundi ang tumingin na lamang sa Diyos. Oh, may problema ka. Para bang nakikita mong walang solusyon ng problema mo, anong gagawin mo? Hindi, tumingin ka na lang sa Diyos. Ang problema kasi, ang nakikita natin yung malaking problema, hindi natin nakikita yung mas malaking Diyos na meron tayo. Amen? So we will see here the great persecution. Number two. So merong great persecution. So si Peter ay nakulong through the order of King Herod. So anong ginawa ng church? After they saw the great persecution, after they experienced the great persecution, we will see here, number two, the great prayer of the church. The great prayer of the church. Verse number five, Peter therefore was kept in prison. But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Anong ginawa ng church? They prayed unceasingly. Walang humpay na pananalangin.
What kind of prayer this church did here in this passage? It was a pointed prayer. Pag sinabing pointed prayer, it's a specific prayer. We know that God is omniscient. God is an all-knowing God. But mga kapatid, kahit pa ang Diyos natin ay isang Diyos na alam niya ang lahat, we should still pray specifically. Amen? Matthew chapter 6, verse number 8. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos na wala ka ng pangsaing bukas. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos na wala ka ng pangbakuna bukas, Tita Vicky. Alam ng Diyos yan. Pambira, ako nagpa-appointment ako. Wala akong pera. Pag may tinags ako sa inyo, magandang araw kapatid. Oh, alam mo na yung sabihin nun. Hintayin nyo lang ang tags ko. Joke lang. Ba't ako nakapagpa-appointment nun? Pasaway. Hindi, nasaktuhan ako, nag-visa ako, tapos nagpadala sa Pilipinas. Grabe. Pero alam ng Diyos yan. Amen? What? Alam ng Diyos yan. Amen? Ano mang pangailangan natin, alam ng Diyos yan bago mo pahingin. Pero alam mo, ang gusto ng Diyos, yung ikaw mismo ang hingi sa Kanya. And you ask it specifically. You ask for it pointedly, specifically. Yung bang hihingin mo siya na talagang specified. Lord, bigyan mo ako ng asawa. Anong klaseng asawa? Kaya madaming mga Kristiyano ngayon ang pag nakapag-asawa, wala na. Hindi mo na makikita sa simbahan. Bakit? Sapagkat ang ipinag-pray ay asawa lamang. Hindi sinabing asawang makakapagpalapit sa akin sa inyo, sa Diyos. Amen? Nag-pray ka, Lord, kailangan ko po ng pangkasal. Anong klaseng kasal? Ano ba? Kasal ba sa barangay lang? Yung may tolda lang? Ano ba? Nag-pray ka ng sasakyan, binigyan ka ng bisikleta, eh, sabi mo sasakyan eh. Ano bang klaseng sasakyan? We should pray specifically. Alam mo, ito ang church dito, verse number 5, Peter therefore was kept in prison. So ang subject ng prayer ng church is none other than Peter. Amen? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Oh, nagkaroon ka ng trabaho, pero hindi ka na nakakapag-attend ng linggo. Tingin mo ba sa Diyos galing yan? Ano ba ang klaseng trabaho? Amen? Lord, gawin mo akong katulungin sa simbahan. O anong klase? Yan, maglinis ka, maglinis ka. Ayaw mo naman paglilinis. Eh, hindi mo nilinaw eh kung anong klaseng tulong ang gusto mong gawin sa simbahan. Lord, tawagin mo po ako o tinawag ka sa Uganda, Africa. Oh, nung tinawag ka, ayaw mo na magstay doon. Ano bang klaseng pagtawag, sa ang lugar ba? We should pray specifically. Amen? Amen? It was a pointed prayer. That great prayer of the church was a pointed prayer. Not only that, verse number 5, but prayer was made without ceasing. What kind of prayer? That prayer became great because that was a persistent prayer. Pag sinabing persistent, hanggat hindi sinasagot, tuloy-tuloy ka lang. Ang problema sa atin, ang dami nating prayer na natigil na kasi tila ba walang sagot ang Diyos. At kahit sinagot na yun ng Diyos, manalangin ka pa rin, ipagpasalamat mong sinagot yun ng Diyos. At kahit hindi yan sinagot ng Diyos, ipanalangin mo pa rin na ano, natanggapin mo yung totoong kalooban sa iyo ng Diyos. Persistent prayer. Tuloy-tuloy na panalangin. Problema sa atin, konting prayer lang, wala na. Bukas, ayoko na. Hindi naman sinagot eh. Amen? Persistent prayer. Ito, ang church dito sa Jerusalem. They prayed unceasingly for Peter's freedom sa kulungan. 1 Thessalonians 5:17. Ang sabi doon, pray without ceasing. Romans chapter 12, verse number 12. Rejoice in hope, patient in tribulation, continuing instant in
prayer. Luke chapter 18 verse number 1. Ang daming mga passages from the Bible na makikita natin that we should not faint to pray. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Ang problema natin mga Kristiyano, ang daling natin mag-faint. Ang daling natin mapagod. Nung nakikita natin parang walang kasagutan ng Diyos, pagod na ako, ayoko na. Which is not right, mga kapatid. Kung tingin mo kalooban ng Diyos, and you pray for it, you constantly pray for it. Kasi baka hindi pa ito ang tamang panahon, kaya hindi binibigay pa ng Diyos. Amen? Persistent prayer. Persistent prayer. So we will see here, the great prayer of the church, it was a pointed prayer. Not only pointed prayer, it was a persistent prayer. Next is that it's a partnership in prayer. Partnership in prayer. Kung makikita natin sa verse number 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church. Hindi lamang isang tao na nanalangin, hindi lamang dalawa, tatlo o apat na tao ang nagpe-pray kay Peter, mga kapatid. Ang nagpe-pray kay Peter ay ang buong church. Amen? Kaya mahalaga ang prayer meeting. Sabihin mo, kapatid, naniniwala ka ba sa prayer meeting? Naniniwala ka ba sa prayer? Oo, naniniwala ako sa prayer. Sure ka? Oo, naniniwala ako sa prayer. Ba't wala ka sa prayer meeting? Naniniwala ka pala sa prayer, ba't wala ka sa prayer meeting? Kasi mahalaga yung partnership in prayer. Amen, mga kapatid? I know we are praying individually. But then yung corporate prayer, mahalaga rin yun. More prayer, more power. Diba? Mahalaga ang prayer. And also, we need to pray for each other. Siyempre, pag magpe-pray tayo, hindi natin may isa-isa ang bawat isa, diba? So, minsan ako, pag nagpe-pray ako, Panginoon, pagpalain niyo po ang church. In general na lang. Pero pag may naalala akong specific prayer, I tried to see it na talagang mamemention ko yun. Kahit pa paano. Why? Because prayer really works, mga kapatid. And prayer is one of the greatest tools of God. Pointed prayer, persistent prayer, partnership in prayer. Next one is patience in prayer. Oh, ito yung sasabi ko kanina. Ito yung sasabi ko kanina. Na pag tila ba wala nang sagot ng Diyos, na tila ba parang, ang problema kasi natin, binibigyan natin ng time frame. Lord, pag ako hindi nakapag-asawa ng 2023, hindi talaga ako mag-aasawa. Eh paano kung ang kalooban para sa iyo ng Diyos, makapag-asawa ka ng 2024? Nanalangin ka pa, may sarili ka palang time frame. Amen? Patience in prayer. Hindi pa ibig sabihin na kapag walang sagot ang Diyos, ibig sabihin hindi niya tutugunin yan. Lagi natin naririnig, God's time is the perfect time. God's time is always perfect. Don't give up, mga kapatid. Huwag tayong mapapagod. God doesn't immediately answer your prayers. Just keep praying. Just keep praying. May sagot man sa wala, just keep praying. Tamo, in Acts chapter 12 verse number 5, nagsimula yung prayer dito ha. Hanggang sa dumating sa punto na dun sa lugar na pinapanalanginan ng simbahan, may kumakatok na tao. At ayaw pa nga nilang pagbuksan eh. Kasi ang iniisip nila, it was an angel from the Lord. But what they don't know is the person who was knocking at that door is Peter. Bakit hindi nila gustong pagbuksan? Bakit si Rhoda lang ang inutusan nilang magbukas ng pintuan? Why? Because they were still praying. Verse number 12. Kaya itong si Rhoda, nakakatuwa si Rhoda eh. Verse number 12. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. So, si Peter,
Hindi nila alam na nakalaya na pala si Peter, but they kept on praying. Amen? Dito pala galing yung roda na yun. Kagabi ko lang nalaman. Nakakatuwa. Ha? Diyan. So number one, the great persecution. Number two, the great prayer. Last number three. Alam mo, three-pointer tayo eh. Not only great persecution, nakita nilang may great persecution, ang ginawa nila is that they uttered this great prayer. And then after that, we will see here the great performance of God. The great performance. Ano nangyari? Verse number 6 until verse number 13. We will see here that Peter was delivered. Peter had his freedom. Nakalaya si Peter. So ano nangyari? The Lord sent an angel so that Peter would have his freedom here. So nakalaya siya. And it was an act of God, mga kapatid. Alam mo, sabi ko nga, yung prayer is ano lang yon, kasangkapan lang, instrument lang yon. Ang talagang nakapagpalaya kay Peter, hindi yung panalangin. Amen? Instrument lang yon. Ang nakapagpalaya kay Peter, ang Diyos pa rin. Kasi, isa lang naman ang gusto ng Diyos eh. Na sa lahat ng bagay, ang kapurihan ay sumakanya. Kaya yung kamay ng Diyos ay nandito pa rin. Makikita natin. Mahalaga ang prayer. Yes, mahalaga may nananalangin sa atin. Pero at the end of the day, yung pa rin kamay ng Diyos ang talagang gagawa sa ating mga buhay. Ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang makapangyayari. Peter was delivered. Alam mo, nakakatuwa kay Peter. Ito nga, shinare ko sa mga homeboys kanina. Ito rin kasi yung lesson namin sa baba kanina. Ang nakakatuwa kay Peter. So, nasa kulungan siya. At kung i-describe ng Bible, ang kanyang katatayuan, ay hindi lamang siya basta nasa kulungan, meron pa siyang mga tanikala. Amen? He was bounded by two chains, tapos meron pang mga keepers na nakatayo sa kanyang kulungan. So talagang walang intention na talagang makawala tong si Peter. Amen? Pero ang maganda kay Peter, in verse number 6, and when Herod would have brought him forth the same night, Peter was sleeping. Mabira. Ito ang sasabi ko sa mga homeboys kanina. Ikaw ba kung may problema kang matindit, mabigat? Nakakatulog ka pa ba? Amen? Si Peter, kung ikaw ang susuot ng kanyang sapatos, mga kapatid, I believe this was a big problem for him. Napakabigat na problema nito. Nakakulong ka eh. And you don't know na baka ikaw na ang isunod na patayin. Because si James ay kakapatay pa lang by this time. So madaming agam-agam sa isip pa ni Peter. But then, in verse number 6, makikita natin dito that Peter was sleeping. Nakatulog pa. Alam mo, ang makikita natin dito, basta nasa Diyos ka, basta alam mong nasa kalooban ka ng Diyos, meron kang kapayapaan. Kahit pa nasa gitna ka ng problema. Kahit pa anong bigat ng iyong pinagdaraanan, basta alam mong nasa kalooban ka ng Diyos, meron pa rin kapayapaan. Amen? Kaya yung mga Kristiyanong ligalig, yung mga Kristiyanong pag may problema, hindi alam ang gagawin, baka kapatid, wala ka sa kalooban ng Diyos. Or baka mas na-overcome ka, mas na-overwhelm ka ng problema mo kaysa yung Diyos na pwede mong lapit at tawagan. Ang ganda. Peter was sleeping. Relax na relax. Siguro abang tulog, eh, talagang tumutulo-tulo palaway. Amen? Masarap na tulog. Nakita natin yan sa buhay ni Daniel. Nakita natin yan sa buhay ni Meshach, Shadrach, and Abednego.
Makikita natin yan sa buhay ng madaming mga patriarchs. Hindi yung nasa Santa Ana, ha? Yung totoong patriarchs sa Old Testament. Makikita natin sa buhay nila yan. Kung paano sa gitna ng kanilang malaking problema at persecutions, nakukuha pa rin nilang maging payapa. Kasi bakit? Kasi alam nilang nasa kalooban sila ng Diyos. So the great performance of God. Number one, Peter was delivered. Number two, the church was delighted. The church was delighted. Try to imagine praying for something. Imagine mo na pinapanalangin mong isang bagay without knowing na yung katugunan sa yung panalangin ay andyan na pala. Yun nangyari kay Peter eh. Amen? Yun nangyari sa church. Pinagpipray nila na si Peter sana makalaya na. Pero hindi nila alam yung kumakatok na pala sa pinto ay si Peter. Amen? Kaya ikaw, nagpipray ka ng asawa, baka andyan na yung sagot. Baka andyan na yung sagot. Tingin-tingin ka lang, to the left, to the right. Mayroon tayo, zoom pa lang tayo dito. Ano ko dito eh. Tingin-tingin ka lang. Baka andyan na yung sagot, kapatid. Wala pa. Tinan mo ang nangyari dito, ha? The church was delighted. Ano kayang naramdaman ng early church dito? Na nung binuksan ni Roda siguro yung pintuan. Sabi ng Bible, ano? They were astonished. Talagang namangha sila. Parang pinagpe-pray pa lang namin to, ha? Pero andito na. Try to imagine that kind of feeling. Pinagpe-pray mo pa lang, andyan na. Wow. Naalala ko sa Candelaria, Quezon. There was this one time nung mahirap pa kami. Mahirap pa pala rin kami. Isang kahig, isang tuka. Hindi, at least ngayon. Hindi. At least kasi ngayon, hindi, mahirap kasi sa ministry kahit noon. Kahit naman si Najong, namayat yung mga yan eh. Kami, ganun din kami. Isang kahig, isang tuka. Kasi nga, puro ministry. There was this one time na birthday ng tatay ko, kinukwenta niya lang lagi ito, napapasadahan niya sa preaching niya. At birthday niya, ha? Pero, meron kaming bahaw doon, so, natapos ang service ng Sunday, at kumakain ng bahaw ang tatay ko. And he was praying na, Lord, sana meron man lang ako maihanda sa birthday ko. Kasi, ang pagkain namin bahaw, kapatid. Tapos nilalanggam pa. So tinatanggal muna nung papa ko yung langgam. Oo, totoo yan. Para lang may makain kami. So alauna na, wala pa. Ay, alas 12 pala, wala pa. Alas 12:30, wala. Walang mahiram yan. Kasi anong sa isang simbahang nagsisimula. Wala ka namang maasahan dyan. Alauna, wala pa. Magsiservice na ng hapon. 1:30, may kumatok. Pero at the back of sa isipan ng papa ko, talaga nananalangin na siya. No, Lord, bigyan mo man lang kami kahit konting panghanda. Pagbukas niya ng pinto, wow, si sister na matagal lang hindi nagpakita. Nagpakita at may dalang grocery. Out of nowhere, yes, mga kapatid, totoo po yan. Totoong story yan. Matagal na hindi nagpakita at hindi nagsisimba. Kayo mga backslider, wag natin nga awayin. Amen. Huwag natin awayin. Pag nag-backslide sila, bahala sila. Paalalahanan lang. Amen? Pero huwag nyo nga awayin. Eh, pabira, ang uwak nga ginagamit ng Diyos para pakain si Elijah. Amen? Yung rod nga ginamit ng Diyos para i-deliver yung Israel out of the hands of these Egyptians. So, God can use everything. So, pagbukas ng papa ko ng pinto, wow, grocery. Nakakatuwa. Nakakain kami. May konting panghanda. Kasi, hindi mo ka alam eh. Hindi mo talaga alam kung paano gagawaan Diyos sa buhay mo. Just keep on praying. Here, people was delighted. The Bible says, and they were all astonished.
namangha sila. Alam mo, pag ang Diyos ang gumawa, pag ang Diyos ang gumawa sa buhay ko at sa buhay mo, wala kang ibang pwedeng magawa at sabihin kundi mamangha na lang at pasalamatan ng Diyos. Wala kang ibang kayang gawin. At na-prove na namin yan sa mahabang panahon. Kung paanong supplication after supplication na binibigay ng Diyos, provision after provision ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. And I hope that these experiences in life ay magiging instrument upang patuloy tayong maging dedicated sa ministry. Ilang beses na tayong pinatawid ng Diyos sa mga ganyang pagkakataon. Ilang beses ka nang pinaraos ng Diyos sa mga problema, financial, kalusugan, ilang beses ka nang pinalusot ng Diyos. Ngayon ka pa ba titigil? Amen? So the people was delighted. And the last one, the power was demonstrated. Sabi ko nga sa inyo, yung prayer ay instrument lang. Ang talagang gumawa dito ay ang kamay ng Diyos. Ang talagang nanaig dito yung kapangyarihan ng Diyos. God delivered His people and He got the glory. That is how it should be. Kaya nga, wala tayong pwedeng kuning ano paman sa Diyos. Ang tanging pwede nating magawa ay pasalamatan lamang ang Diyos. Wala kang pwedeng kunin sa Diyos. Si Paul, ang laki na nagawa niya when it comes to ministerial work. Pero ano sinabi niya? Ano sinabi niya? I can do all things through Christ, which strengthened me. Ano sinabi niya? Lahat na nagawa niya, I count it all but dung. Wala, kasi wala ka talagang pwedeng magawa sa Diyos without Jesus Christ doing in your life. Tayo po'y manalangin. Lord,